Nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Basta sa kalugan, walang hiyahiya. Basta sa pera. Pagdating ng tanghali, magkikita na kami ng mga tropa. Tapos yung anak ko, papabantay ko sa hindi sasama. Tapos maghahanap kami ng mga tatambayan para mangalog. Tapos pag meron akong pera, bibigyan ko ng mga tropa pambayad sa pagbabantay ng anak ko. Tapos paggabi naman, wala kaming kita. Nakipag-inuman na lang kami sa matatanda. Si Irish, hindi niya tunay na pangalan, ay 18 taong gulang na isa sa mga kababaihang kumakapit sa pangangalog. Sa murang edad niya na 14, ay nagkaroon na siya ng kanyang unang anak. Magmula nang pumanaw ang kanyang ina, ay napasok niya ang mundo ng pakalog sa edad na 12 taong gulang. Dito na nagsimula ang halos gabi-gabi niyang pagkapit sa patalim. Mga 8 years old, may kalaro akong lalaki. Tapos gusto akong anuhin. Hindi ko pinakailaman. Kumbaga, inahawakan na ako. Tapos, abang naglalaro kami, sabi sa akin, magubad daw ako. Sabi ko, ayoko. Tapos tumatak sa isip ko niyo. Mga first year pa lang ako, napunta na kami sa matatanda. Nangangalog kami. Minsan lang hindi kami pambaon. Ibibigay sa amin mga 50 o kaya 100. Pero hindi kami ginagalaw. Nangangalog lang kami. Kumbaga, ihipuan lang kami pero hindi kami gagalaw. Sa munting applya sa Cavite City, ang mga babaeng kabilang sa ganitong gawi ay mas kilala sa tawag na Pakalo Girls. Kapag narinig na nila ang palatak, dito na magsisimulang magkumpulan ng mga magtutropa upang tumambay. Kasabay ng masayang kwentuhan ay ang paghihintay sa mga customer na kalimito ay mga matatandang lalaki na sa senyalis ng pagkalog ng kamay ay natatawag nila ang atensyon ng mga ito. Kadalas ay sa mga madidilim na eskinita nagaganap ang ganitong transaksyon. Hihipuan sila sa masiselang bahagi ng kanilang katawan, kapalit ay maaaring nasa 50 hanggang 100 piso. Ang bawat Pakalo Girl ay nakakatatlo hanggang 5 lalaki sa bawat gabi. Ang tatay ko, lagi akong inuuskahan. Laging sinasabi sa akin, wala daw akong kwentang anak. Tapos, sinasabi niya pa sa akin na, yung anak ko daw, pang-agpon ka na raw tapos, o kaya ipamigay ko, kung na raw akong tumira sa kanila, kasi nga parawara daw akong anak. Lagi niya pang sinasabi sa akin, hindi ako malaking kawalan sa kanila. Isa lang daw akong hamak na anak niya at wala akong magagawa. Tapos yung anak ko naman, naawa ko kasi dalawa na nga yun. Lagi pang hindi minsan pinapakain ng tatay ko kasi suwail nga daw akong anak. Binubuhos yung galit sa anak ko pag lasing yung tatay ko. Nagsisiga kasi ako minsan eh. Yung nangangalog ako para sa mga ko kasi parang alam ko yun na lang ang may tutulong ko
nangangalog sa isang gabi para maibigay ko sa anak ko yung panggatas, yung mga kailangan. Mga tingin sa akin ng mga tao, ano? Parang hindi ako tinuturing nilang tao. Nanditiri sila sa akin. Pag na ako makikilad lang sa kapitbahay, ano yung kanila ako sasabihin nila? O yung asawa nila. Yung asawa nila, anihin ko. Ibubukin ko daw. Yung mga ganun. Tapos, sinasabi pa nila sa akin na huwag ko raw kasamayin yung mga anak nila. Kasi daw, marumi daw ako. Yung tinatakwil nila ako na hindi nila ako itinuturing na tao. Tinuturing nila akong basura sa paningin nila. Yun ang pinakamasakasagot ng buhay. Pangarap ko kasi mabuo yung pamilya namin. Tapos kung makapagtapos man ako sa pag-aaral ko, magtatrabaho ako sa McDo para makatulong naman sa kanila. Pero yung naghiwalay yung mama at papa ko, tapos nakita ko maganda na yung buhay nila, tinamad na ako mag-aral. Kaya ngayon, sa'yo ko, ito'y kwento ng isang babae.